Morning guys. Ayan, so nandito na tayo sa Pilipinas, oh! No? Kita nyo naman, grabe yung traffic. Talagang wala pagbabago sa atin, ano? So yun, anyway. So, bali gagawin ko ngayon guys, ayusin ko yung mga dapat kong ayusin sa Union Bank ko kasi guys, yung OTP kasi. Wala na kasi yung number ko sa Pilipinas, so kailangan natin siyang papalitan. Ayan, so medyo nakakapanibago mag-drive. Siyempre, nasanay tayo sa maluwagang kalsada, konti yung sasakyan. Pero dito, naku, bumper to bumper na naman, no? Ayan. So, kaya doble ingat din talaga. Mahirap na, baka madisgrasya tayo. Ayan guys, samahan nyo ako sa vlog ko ngayon, ano? Sama ko kayo sa mga gagawin ko. Kasi bukas, pauwi na tayo ng Mindoro. Kaya kailangan ko bilhin yung mga dapat kong bilhin. Especially yung kay mama, yung mga fruits ni mama, kailangan kong bilhin. Gatas, tubig ni Zion, ako marami. Tsaka yun guys, so update ko na rin kayo yung nangyari sa amin kagabi. Yan. Again, sabi ko nga sa vlog, okay naman siya. Wala naman kami naging aberya ni Zion. Naging mabait si Zion, hindi siya naging makulit, no? Hindi niya ako pinahirapan sa eroplano. Although ano lang siya guys, umiyak lang talaga siya nung pag-land namin sa Hong Kong kasi siguro yun nga, sa pressure, masakit sa tenga. Kahit ako, masumakit yung tenga ko nun eh. Kaya sabi ko, possible na sumakit din yung tenga ni Zion. Ngayon yung magiging vlog natin, more on dito muna sa Pilipinas. Pero si Emma guys, still nasa Calgary pa rin naman siya at mag-vlog pa rin naman siya talaga. Kaya sabi ko sa kanya, usap kami kung sino yung mag-upload sa amin, no? Kung ako o siya. Ayan. So yun guys, kaya sa mga bago sa channel ko, yan guys, dito muna tayo sa Pilipinas guys, mag-vlog ng almost 3 weeks tayo dito sa Pilipinas muna. Yan, pansamantala lang naman guys kasi nga talaga kailangan muna umuwi at maraming aayusin. Okay, so mamaya guys ulit. Guys, medyo nakakapanibago mag-drive dito, ano? So, daming ano, no? Siyempre, alam nyo natin sa Pilipinas, no? Salabitan na salabitan. So, yun nga, diba sa atin, sa Canada, medyo maluwag. Tapos, siyempre, medyo disiplinado ang tao dito kasi kanya-kanya, eh, no? Ayan, so nakakapanibago, guys. Ganun pala yung feeling, no? Kapag yung parang okay na okay ka mag-drive sa ibang bansa, pagdating mo dito, bumper to bumper, tapos ang daming nga, simisingit na singit. So nakakapanibago. Although, bago lang tayo sa Canada, no? Pero syempre, nasanay na tayo na doon na tayo nagda-drive. Tapos, biglang magsiswitch dito. Nakakapanibago. Totoo lang. Nakakaba. Kasi syempre, di ba? Baka maksidente tayo or what. So, kaya ingat din. Kaya papunta ako ngayon guys doon sa bangko ko nga. Sikasuin ko muna yun. Then, after nun, yeah, dadaan lang ako din siguro sa barkada ko kay Alex. Magbibigay lang din ako ng chocolate. Tapos yun, mamimili na ako ng mga kailangan ni mama tsaka yung kailangan ko rin para pagbalik ko ng Pilipinas, ay pagbalik ko ng Canada or pagbalik ko ng Manila, konti na lang din yung bibilin ko. Kaya ngayon, utik-utikin ko na. So yun guys, pasalam muna natin yung kaibigan ko tsaka si Bae. So ito yung lugar nila. Dito to guys, sa Cubao. Then after na to, patamon na tayong bangko. Pero dadaan muna ako dito. So yun guys, nandito ako sa kusina ni Bae. Like ito yung pinagmamayabang niya sa akin. Eh. Yung hipon daw niya na yan. So, titigman muna natin bago tayo umalis. Masarap ba yan? Parang hindi naman masarap eh. Ay. Parang nilagyan mo na ng ketchup eh. Ganun talaga yun. Ketchup naman lahat yan eh. Ay, sasihin mo papasarap. Mm-hmm. Ay, sige pala guys, yung si Bae, bakla to. Bakla ka ba guy? Hindi, babae talaga. Babae pala talaga, sorry. Pabipad kasi sa lalaki. No? Kaya kain muna tayo. Guys, totoo, nasa ano tayo? Nasa Hinza na tayo. Totoo na sa Pilipinas talaga tayo. Yan yun naman, sobrang traffic. Bumper to bumper talaga. Talaga dito guys, dito ang ganito talaga ang buhay dito sa ano guys, no? Sa Pilipinas. Kaya yung mga nandyan sa Canada, nako, ganito yung dadatnan nyo pag umuwi kayo ng Pilipinas. Traffic! Sobrang dami rin talaga kasi guys ng sasakyan, no? Especially yan, mga motor. Talagang
wala, sobrang punong-puno na tayo. Wala na tayong magagawa. So yun guys, papunta ako ngayon ng Union Bank, tapos pupunta ako ng Green Hills kasi bibilang ko ng case yung mga cellphone ko. Kasi syempre guys, alam nyo naman natin sa Canada medyo pricey yung mga case. Kahit simpleng case lang, no, pero dito okay na. Baga mas makakapili tayo na mas maganda pati. Okay, so yun muna. Dito tayo sa Green Hills. Meron kasi Union Bank dito, so pupuntahan muna natin. Iikot nga lang tayo. Papakabisado itong area na ito eh. Yung papuntang Union Bank. Muna natin yun guys para at least mabawasan tayo ng trabaho or gagawin dito sa Pilipinas. Kasi pagbalik ko guys is 24 na ng November. So medyo alanganin na kaya unahin ko na muna ito. Okay, so yun. Nakatapos na tayo guys. Tapos ko rin yung Union Bank. Na-update ko na rin yung profile ko. So ngayon, punta na ako ngayon ng Green Hills Shopping Center at bibili lang ako ng case. Then sunod, punta naman ng Farmers, bibili naman ng fruits ni Mama. Okay, so yun. One down. So yun, nakabili na tayo ng case guys. And so, simple case lang din ang binili ko. Kasi hindi ko rin naman siya ginagamit pang pang waist ko, pang DoorDash. So yun yung ginagamit ko sayang kasi pag bumili pa ako sa Canada, medyo mahal eh. Dito magkanda lang, 200 pesos lang, di ba? Okay, so yun, punta na muna ako guys ng Farmers and kailangan bumili ng fruits. Pero totoo guys, nakakamiss din ang Pilipinas, no? Yeah, so buti na lang din, naka-uwi tayo. Kahit paano, kasulyapan ulit natin ang Pilipinas. Talaga, traffic lang. Pero ganun talaga, tsaka. Ganito talaga dito sa atin, ayaw tayo magagawa. Yan, so punta na tayo guys, Farmers. Bili muna tayo ng mga pagkain para sa mami ko. Ano nyo guys, oh. Ang puno ang parking. Nakakamiss din ng Green Hills. Guys, tingnan nyo, traffic. Ay, nako. Tindi yan, oh. 1 PM na dito. Baga, hindi naman rush hour ngayon, pero still, traffic pa rin talaga dito sa EDSA. Talagang bumper to bumper. Sabi. Dito, yung mga 2 kilometro, 3 kilometro, siguro mga 30 minutes mong babyayin. Ay nako, ganun talaga guys, no? Masyado kasi din maliit yung natin guys, no? Masyado rin kasi maliit yung bansa natin. Tapos sobrang dami ng sasakyan, ha? Kaya hindi mo rin talaga masisi eh. Tsaka hindi talaga to yung napagplanuhan kasi unlike nung sa mga, yeah, siguro sa atin, sa Canada, even sa Singapore, yan. Maganda rin ang daan sa Singapore eh. Pero may rin, may traffic pa rin. Pero mas kanila kasi guys na talaga yung napagplanuhan eh. Kumbaga ito eh, noong pa ganito na talaga. So wala nang pagbabago. Kaya ikaw na lang talaga yung mag-a-adjust at magtiis. Uy, ganda nung Everest na yun, no? Ganda nung bagong Everest ngayon, ano? Namiss ko tuloy yung sasakyan namin ni Emma na na Ford Everest. Ayan. Traffic. Kaya nga guys, dati pag sinusundo ko si Emma, from Cubao to Cubao to Makati. Nako, minsan pag ganito yung bumper to bumper, minsan abutin ako ng isang kalahati to dalawa. Oh! 2 oras. Ganun ka tindi. Tapos minsan, iikot pa ako dyan sa looban. Dadaan ako ng San Juan. Tapos maraming pasikot-sikot pa. Kaya minsan, chinatsaga ako na lang din talaga tong EDSA. Kumbaga, isang straight na lang, okay lang. Kaysa yung pasikot-sikot ako sa loob. Although, mas mabilis siya, no? Pero daming pasikot-sikot din eh. Kaya minsan pinipili ko na lang din talaga tong EDSA kahit traffic talaga. Baga wala akong magagawa eh. Kahit saan naman kasi, kahit pumunta ka sa mga liblib dyan o pumasok ka kung saan-saan, traffic pa rin. Siguro mapapabilis ka lang ng konti. Pero ganun pa rin, traffic pa rin, still traffic pa rin. Especially pag Friday, Saturday yan. Oh, talagang mapapailing ka na lang talaga. Sipin nyo ha, galing lang ako Green Hills, ang lapit lang na to, papunta dun sa Farmer's Market nga dito sa Cubao, pero tagal. Tapos dito, syempre, gitgitan,
Hindi ka tulad sa atin sa Canada na pagka nag-sign ka ng halimbawa, sisingit ka sa kanan o sa kaliwa, pagbibigyan ka kaagad. Dito hindi eh. Pauunahan ka talaga. Kaya pabilisan dito eh. O, diba? Ayan, so medyo okay. Kasi doon, kanina sa bago tayo makita dito sa flyover, sobrang dami na sasakyan. Then pagdating dito, dalawang lane na lang. Kasi yung nasa pangatlong lane natin dito sa kaliwa is pang ano yan, pang mga bus. No? Ganito dito. Kaya tiis. Tiis lang talaga. Punta muna tayo guys sa Farmers. Medyo malapit na rin naman ako. Pagbaba na to, kubaw na rin naman to eh. So yun, bili lang muna tayo ng mga kailangan natin. Tapos yun nga, bibili rin ako guys ng gatas ni Zion. Nako, napakamahal. Kasi nga, di ba si Zion nag-homogenize na siya. Eh dito, syempre wala naman ditong ganun. So babalik namin siya ngayon sa ano, sa powder. So nagtanong ako sa Enfagrow, yung gamit kasi yung gamit ko kasi ngayon pauwi ng ano, Pilipinas. So nagtanong ako dito guys, nasa 3,000 pesos yung ano niya, 2.4 kilograms. So ganun kamahal. Ay nako. Kung parang papatakata siya ng $74, parang ganun. No? Pero syempre kailangan ni Zion eh. Kapag bibili natin kasi wala siyang gatas. Although meron pa naman siya ng konti, pero pag naubusan tayo kasi nga uwi tayo ng Mindoro, eh baka mas lalo ako mahirapan, kaya dito na rin ako bibili. Yeah, welcome to Farmer's Market. Ang ganda na ng kubaw ngayon guys, no? Yeah, so doon ako bibili guys ng mga fruits ni Mama. Marami kasing fruits dyan eh. So yun lang yung alam kong bilihan kasi dito na medyo malapit sa amin. Yun nga lang, medyo pricey dito eh. Pero okay lang. Ang problema rin dito ay bawal mag-park sa gilid-gilid. So, hahanap tayo ng pwedeng pag-parkingan. Dati guys, dyan ako bumibili ng mga ano, ng mga flowers pag nagbibigay ako kay Emma. Wow! Ayun, no parking dito eh. Pero, park na lang tayo dun sa mismong parkingan nila kaysa pamahuli tayo. Mayari pa yung lisensya natin. So, park na lang tayo. 30 pesos lang naman yung parking dito. Noon, ewan ko lang ngayon. Ayun, may Mercury din dito. Bibili na rin ako ng tubig ni Zion. So, yun guys. Bili muna tayo ng fruits ni Mama. Ayan, so, yun. Dito tayo farmers ngayon. Medyo malayo-layo nga lang yung pagbibila natin. Ayan, so, minsan guys, dito kami namamalengke ni Emma. Sa farmers, especially nung ano, pandemic. So may dampa din dito. Ayan, so ito yung mga baboy. Ayan, tapos gulay, dito rin kami namimili. So ito, mga prutas. Hindi ko alam yung ibang ano eh, pinabibili sa akin ng kapatid ko. Ate, may pears kayo? Meron. Saan yun dyan? Ito. Ah, ito. 40 ang isa. 40 isa? Wow. Avocado meron pa rin? 500 kilo. 600 oh, nagkita. Hindi season kasi na avocado kaya medyo mahal. Oo. Sinabibili lang kasi sa akin ng kapatid ko. Apple na green. Magkano ba? 80 at 80 peraso. 80 isang peraso? Wow! Sabi nga, tawagan ko na itong kapatid ko. Tingin tayo guys sa ano, ang brown rice. Boss, may brown rice kayo? 58 per kilo. Dalawang kilo nga, boss. So, yun, guys. Grabe, ang mahal ng avocado. Ang kilo ng avocado dito ngayon, guys, is 600 per kilo. Grabe, no? So, yun, guys, nakita niyo yung presyo, no? Grabe, nagulat din ako doon sa presyo ng avocado. 600 per kilo. Tapos yung apple na green, isang piraso, guys, 80 pesos. Tapos ano pa yung mga tanong ko, yun nakabili lang, ang binili ko lang yung pears ni Mama, so 40 pesos isa yun. Tapos yung lemon, kumapatak ng 40 pesos isang lemon. Grabe no, sobrang mahal.
Kaya sabi nung kapatid ko, doon na lang daw sa Mindoro bumili at mas mura daw ata doon. So yun. So bali ngayon, ang next na gagawin ko naman is bibili naman ako ng TV kasi yung tita ko papasabay pa dahil pauwi nga tayo ng Mindoro, papabili naman sa akin ng TV. So pupuntahan natin siya sa mall. Then yun, afternoon, gatas ni Zion, tubig ni Zion, yung mga kailangan ko padali sa Mindoro. Okay, so yun, mamaya na lang ulit, guys. Guys, going to Sampaloc ako ngayon, ano. So from Cubao, siguro mga nasa 45 minutes na ako nagta-travel. Yun naman, guys, sa traffic pa rin, no. Sabi, ano, Pander pass ito nung ano eh, sa may Araneta Avenue going to Sampaloc or going to Spanya. Yan. Grabe. Makatambak talaga. So, tawanan na lang natin yung traffic. kaysa magbukmok tayo dito, no? Ay, ganun talaga. Traffic is life. Ito ang buhay sa Pilipinas, no? Kaya hindi ko naman sa minamalit ang Pilipinas, no? Kasi syempre, dito naman tayo talaga din nagtagal. Kumbaga, sana masolusyonan pa to, no? Pero sa tingin ko, mahirap. Kasi ang dami na rin ginawa dito. Ilang coding na yun ang ginawa. Kumbaga parang dalawang beses. Kumbaga dalawang numbers na rin dun sa isang araw. Pero wala pa rin eh. Useless pa rin talaga. Sobrang dami ng sasakyan na kasi talaga na pumapasok dito. Then guys, you know, madali din kasi kumuha ng sasakyan din dito. Minsan may mga zero down, tapos may mga 20,000 down payment lang, kakaroon ka na ng sasakyan. So parang sa Canada din, ganun din naman. Pero syempre, Canada is malaking lugar kasi yan, malaking bansa. Kaya maluwag yung, ano, yung area, kaya hindi ganun ka-traffic talaga. Unlike dito sa atin sa Pilipinas, maliit yung bansa natin, tapos ang daming sasakyan, so talaga magkukos ng traffic dito. Samantalang ilang kilometers lang yun, guys, ha, yung distance na sa Cubao papunta, dito sa pupunta ako, parang 6.5 kilometers lang. Kumbaga sa atin, sa Canada, eh, parang ilang minuto lang yun, siguro mga 7 minutes lang siguro. May stress ka rin talaga, traffic pa lang, stress ka na, tapos kunyari busy ka sa trabaho mo, ay nako, doble-doble stress ng trabaho ang mararanasan mo dito. Yan. Pero we love Philippines syempre. Mahal ko ang Pilipinas. Babalik at babalik pa rin talaga tayo dito. Sabi nga namin ni Emma, hindi naman kami habang buhay na nasa Canada. Kumbaga, ano lang, umpisa lang yan para sa baby namin kay Zion, para sa future. Ipon din, kasi syempre pag yung pera na, syempre kapag yung pera natin sa Canada dinala dito, malaki yung value, di ba? So hindi katulad dito na kahit anong sikap mo, trabaho mo, meron pa rin naman, pero mabagal umasenso. Pero guys, hindi ko nilalahat, no? Kasi kung masipag ka din talaga dito at saka magaling ka dumiskarte, talagang kikita at kikita ka rin dito. Saka alam nyo naman, guys, no, bakit din kami pumunta sa Canada. Kasi nga, para sa, especially talaga kay Zion. Saka syempre yung benefits. Ayan. Kasi dito sa atin sa Pilipinas, is may mga benefits din naman. Pero hindi katulad dyan sa atin sa Canada na parang okay din naman. Kahit mataas yung tax, mararamdaman din naman natin yung, ano, yung balik sa atin. Kapag nangailangan tayo, especially sa health, yan, di ba? Kapag nagkaroon ng emergency, talagang sobrang malubha, doon natin maasahan ng Canada. Pero pag yung mga simpleng ano lang, sintomas or sakit, dyan talaga yung, ano, yung tipong pipila ka. Kumbaga sabi ng mga nurse or doctor, hindi ka pa naman mamamatay, so okay ka lang dyan, di ba? Dyan ka lang muna. Kung mga sipon-ubo lang naman, or siguro gas-gas lang or sugat, hindi naman kailangan magpadala sa loob ng ospital or pagpa-emergency, di ba? Dito kasi sa atin, sa Pilipinas, pag may mga ganun, madali eh. Maraming ospital dito. Yung nga lang, gastos. Pero sa atin, sa Canada, so mararamdaman natin yung mga benefits natin doon kahit mataas na yung tax. So, yan, medyo naging okay. Oh, doon lang pala sa taas ang ano eh, ang traffic. Oh, di ba? Medyo naka-alwan-alwan tayo dito. Okay, so yun guys, mamaya na lang ulit at nagda-drive tayo, no? And chill lang naman mag-drive eh. Kumbaga, matik, walang problema. Kahit isang kamay lang gamit natin, sanay naman tayo dyan. Kaya disclaimer lang guys, no? Baka sabihin nyo, nagbablog ako habang
the drive, which is totoo naman, pero kaya ko naman guys kahit isang kamay lang mag-drive. Ayan. So hindi naman ako nakatingin lagi sa camera, dito pa rin naman ako sa harap nakatingin. Okay? So yun guys, nakabili na tayo dito sa ano, Banawe. Ayan. Pabili kasi yung utol ko ng ano, brake pads dun sa sasakyan niya. So ayun, dumaan na tayo dito sa Banawe. Dapat ipapaalala move ko na lang. Eh kaso malapit na rin naman ako sa area. Kaya dinaanan ko na lang. So yun, ito lang naman siya. Kaya medyo busy talaga ako ngayon, dami kong gagawin. Ayan, tapos yung isa, last na yung ano, yung TV, pero papa-deliver ko na lang sa bahay. Pauwi na ako, pero ang gagawin ko ngayon ay bibili na lang ako ng gatas at saka tubig ni Zion, then uwi na ako. Tapos hintayin ko na lang yung TV na ipapadala sa akin dun sa bahay. Alright, so yun guys, siguro hindi ko na papahabain tong vlog ko, no? And hanggang dito na lang muna siguro yung vlog natin sa ngayong araw. And yeah, medyo naging busy lang din talaga tayo. And isa pa, kaya rin tayo tumagal is gawa ng traffic. Sobrang grabe talaga ng traffic dito sa Pilipinas. Pero wala, ganun talaga, kailangan natin mag-taste. Enjoy na lang natin yung ano, yung pagdadrive natin ngayon. Alright, so yun guys, I hope na nag-enjoy ka sa vlog namin. If may mga question kayo, just leave a comment. And message na rin guys kung taga saan kayo. Practice, alam namin na Emma kung saan, kung hanggang saan nakakarating yung video namin. Okay, so hanggang dito na lang, see you on the next one.